Yung mga idol, kumusta? This is Uyon Boxing Fanatics, panibagong araw at panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Sa video na ito, gusto ko lang mag-react dito nga sa mga iilan na mga kritisismo ni Cuadro Alas Casimero na lagi nilang sinasabi at nag-alala daw sila na tune-up fight na lang daw ang laban ng ating pambato. Walang iba kundi itong former 3 Division World Champion, Jandriel Cuadro Alas Casimero. Gusto ko lang magbigay ng reaction dito sa mga iilan na haters ni Cuadro Alas. Actually, iilan lang naman to sila eh. Ito mga kaibigan, lagi nating naririnig sa kanila na ang laban daw ni Cuadro Alas Casimero, lagi na lang tune a fight. At itong ating pambato, pupulutin na lang daw sa kangkungan. Buhingal, ano pa yung sinasabi nila? Magtataho yung kalaban, no? Tricycle driver. Alam mo ninyo, isa sa mga tagapagsalita dyan sa MP promotion, yung si Silver Tae, este Silver Boys, no? So sinabi niya, mga Uyod Boxing Fanatics, na kaya daw tinawag niyang kangkong si Cuadro Alas dahil wala daw itong hawak na title belt. Actually, para sa kalaman ng lahat, lahat po ng mga boxers ngayon sa Pilipinas, wala pong hinahawakan na championship belt, no? At wala pa talaga, wala. Wala pang na-champion sa atin ngayon. Nung nakaraang taon, no, nung hawak pa ni Marlon Tapales itong WBA at IBF, yun, no, yun yung pinagmalaki natin na hinahawakan ni Champ Marlon Tapales yung WBA at IBF. Ngunit masamang balita nga at nalungkot nga tayo dahil hindi man lang ito nakuhang madipinsaan man lang, no, ni Champ Marlon Tapales kahit isang bisis, kasi sinabak agad nila dito nga sa The Monster of Japan na Uya Inoue. So ayan, wala tayong magawa, no? Natalo ang ating pambato. At literal ha, sabi nga ng iba, kung si Cuadro Alas Casimero tinatawag nilang buhingal, mas matindi itong kay Champ Marlon Tapales dahil tinawag itong boy gapang. Kasi literal na gumapang kasi si Champ Marlon Tapales nung matamaan ito ng solidong suntok ni Uya Inoue. Pero para sa akin, hindi naman yun ano eh, talagang solido na tumama sa kanya. Talagang sa round 3 pa lang, alam natin na bumagsak na siya. Hindi na talaga kaya sa katawan ni Champ Marlon Tapales. Well, anyway, gusto ko lang mag-react dito, no, sa mga nagsasabi na low market value na daw itong si Cuadro Alas Casimero ngayon. Natawa lang tayo eh, dahil bakit nila nasabing low market value itong si Cuadro Alas Casimero? Talagang literal na ito ang pinag-uusapan, hindi lang ho sa bansang sa Japan, kundi dito, particular dito sa bansang Pilipinas, sa ating bansa. Anyway, number one sa boxrec, di ba? Kinilala, kapag yung boxrec, kinilala ka na hari, ikaw yung pinakamalakas eh. Ikaw yung talagang, dito sa super bantam, sa 122, diyan natin makikita na talagang kinilala si Cuadro Alas na siya talaga ang pinakamalakas ngayon na boksingero sa Pilipinas sa 122. Kasi nilagay siya sa number one sa rankings. Dito rin sa pangdaigdigang rankings, kinilala pa rin siya bilang number 3 sa super bantam sa 122 na pinakamalakas, 'di ba? So hindi basta-basta na kung ilagay ka diyan, 'di ba? Kung okay pala ilagay lahat, bakit hindi lahat nalagay diyan, 'di ba? So anyway, kahit anong sabihin natin dito, kung isa ka sa mga haters, alam kong hindi ka sangayon dito. Pero kung sumusuporta ka talaga sa mga boksingero sa ating bansa, alam na ho nating lahat, 'no, na walang ibang boksingero ngayon, hindi lang ho si itong si Jerry Peñalusa, the legendary 2 Division World Champion, ang nagsabi ha, na si Cuadro Alas Casimero na lang daw ang pag-asa na makatalo dito sa The Monster of Japan na Uya Inoue. Diba? Ito na mga legendary nagsabi. Itong si Coach Nonoy Neri. Diba? Nagsabi na wala na, bukod kay Cuadro Alas, wala na ibang makakatalo sa The Monster. At anyway, nakita naman natin, diba, na halos lahat ng mga boksingero sa ating bansa natatalo. Diba? Sinubukan nilang maging world champion pero ayun eh, hindi talaga nakayanan eh. Ito, kakatalo lang ni Duno, ni Mike Lania, diba? So halos lahat ng mga boksingero ngayon ay talagang sumubok sila, hindi talaga pinalad. Anyway, kung ako ang tatanungin ninyo, sa lahat ng mga boksingero ngayon sa kasalukuyan, ang very exciting panuorin talaga yung karisma na talagang may matinding karismang dala sa ibabaw ng ring, si Cuadro Alas Casimero lang talaga. Walang maikakumpara yung karisma na hatid ni Cuadro Alas. Kasi nakipagsabayan talaga siya eh. Willing talaga siyang makipag-engage.
willing si Cuadro Alas na makipagsabayan sa kalaban at may ibubuga siya, may lakas talaga si Cuadro Alas. Hindi natatakot si Cuadro Alas, di ba? Kung natatamaan man siya, nakakayanan rin ni Cuadro Alas na tanggapin yung suntok ng kalaban. Ganun ho si Cuadro Alas Casimero. So sa mga nagsasabi dyan na kangkong na, laos, wala na sa prime, eh depende sa inyo kung maniwala kayo dyan. Pero para sa akin, wala na pong ibang boksingero ngayon na nagbigay sa atin at naghatid ng magandang laban. Yung karisma talaga na yung grabe, sa ring pa lang, sa entrance pa lang, makikita mo talaga na hatid na ni Cuadro Alas Casimero. So anyway, sa lahat ng mga bashers dyan, wala akong magagawa, no? Kasi bashers nga eh. Kahit pilitin pa natin na maniwala, hindi talaga yan maniniwala kasi bashers nga, di ba? Ang importante dito na sinusuportaan natin itong mga boksingero sa ating bansa, no? Kasi itong mga boksingero natin, pinapakilala tayo eh na hindi tayo nagpapahuli pagdating dito sa palakasan, sa boxing industry, di ba? Talagang nagbigay sila ng karangalan sa ating bansa at hindi sila natakot na dumayo. Katulad dito kay Cuadro Alas Casimero. Ilang bansa na ba dinayo ni Cuadro Alas? 11 country or 10 country kung hindi ako nakakamali, di ba? Ganun ho katindi si Cuadro Alas. Kaya sa mga nagsasabi dyan na lahat na napatunayan ni Cuadro Alas, ano pa bang pwedeng patunayan ni Cuadro Alas, di ba? Anyway, haters is always gonna be haters. Wala na ho tayong magagawa dyan sa mga haters. Ang importante dito, alam natin sa sarili natin na suportado natin itong mga boxers sa ating bansa. Ayan lang ho. God bless sa lahat.